Good morning po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay mag-aawitan. Bago po tayo magsimula, ayan po ako na ipag-pray po ang ating service. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Panibagong araw po, Panginoon, panibagong buhay. Maraming salamat po sa pag-iingat nyo. Ilang buwan na po ang nakalipas, pero hindi nyo pa rin po kami pinapabayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Linisin niyo po kami. Linisin niyo po ang bawat isa. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Nawa, ang itong service na to, kayo po ang manguna, kayo ang makita, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyong pangalan. Amen. Ayan yung basahin ko sa Psalm 66 verse 1. Sumigaw sa galak ang mga nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway. Dahilan sa taglay mong kapangyarihan, ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Sama-sama po tayong umawit sa Panginoon ng may kagalakan. Pwede po kayong pumalakbak, pwede kayong sumabay sa awitin. Sa piling
magsasaya sa piling mo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil dami na pong pinagdaanan ng taong ito, pero hindi nyo kami pinabayaan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng pag-iingat. Maraming salamat dahil hindi niya pinaramdam sa amin na kami ay inyong iniwan. Kaya, Panginoon, hayaan nyo kami na ibalik sa inyo ang aming papuri. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy nyo kaming ingatan. Patuloy nyo ang palakasin ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa inyong patamis na pangalan. Amen. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Thank you.
purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa iyong kapangyarihan, purihin ka sa iyong kadakilaan, Panginoon. Lahat ng papuri ay alay lamang sa iyo, Panginoon. Ang aming puso, ang aming buhay ay alay sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Maraming maraming salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Karapat-dapat na ikaw lamang ang purihin at itaas. Maraming maraming salamat, Panginoon. Kahit po tayo ay nasa bahay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Give you my life.
spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak sa Panginoon sapagkat ako po ay nabigyan ng pagkakataon para po makapagpahayag ng kanyang mga salita. And right now po, nag-start po yung ating Youth Sunday at isa po ako sa mga unang magiging tagapagsalita para po sa Youth Sunday every third Sunday of the month. Kaya talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pwede po niyang magamit ang mga kabataan para po sa pagpapahayag at pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami ay makasamba sa inyo. Thank you, Lord, for the gift of life that you've given us. Salamat po na pwede namin itong i-enjoy, Panginoon. And right now, as we continue to learn from your word, dalangin po namin na ibukas mo ang aming kaisipan pang maintindihan namin ang iyong mga salita at ang paalala mula sa iyong mga salita. Palain niyo po ang inyong tagapagpahayag sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta po ang ating buhay ngayong panahon na pare-pares po tayo ng ating pinagdadaanan kung saan tayo po ay nasa panahon ng pandemic. I'm sure that every one of us ay nakakaranas ng mga certain changes sa buhay natin, kung paano natin inaasikaso yung ating pamumuhay, way of life, paano tayo nabubuhay sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho o kabuhayan, or syempre sa mga kabataan, sa kanilang mga pag-aaral, or kung paano po nila hinaharap yung ganitong sitwasyon. Sa ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito, ang ating pong topic is about the existence of Christ. Dito po ay malalaman natin kung ano nga ba o kailan ba nagsimula ang existence ng ating Panginoong Jesus. O pag sinabi natin existence, yung kailan siya nagsimula, kailan siya nabuhay, o yung pamamalagi niya, yung reality na siya ay nag-exist or buhay even sa panahon ngayon. Ang ating pong topic ay matatagpuan sa aklat ni Juan or in the book of John. Short summary lang po. Book of John is one of the four Gospels na makikita natin sa New Testament. Sabi po, the books of Matthew, Mark, and Luke, they have many similarities. Kaya po tinawag silang synoptic gospels. Meaning, they take a common view. Pero yung book of John po stands alone. Ibig sabihin, mas marami po siyang mga events na sinalaysay na maaring hindi nakita or hindi nabasa dun po sa tatlong gospels ng Matthew, Mark, and Luke. So, dun po sa Book of John, makikita po natin dun yung mga famous na verses like dun po sa John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dun din po yung makikita sa John. Or yung for God so loved the world. Ayan, marami pong nakakaalam po sa atin nung sa John 3:16. So, yun po yung mga
ilan sa mga verses na makikita natin sa Book of John. And some stories that can be found on the Book of John ay yung pong mga miracles niya na ginawa, like yung first miracle na changing water into wine dun po sa wedding at Cana, and yung pong raising of Lazarus dun din po sa Book of John mababasa, nung pong binuhay niya si Lazaro, and then yung healing of a man born blind, and then yung long distance healing of Nicodemus' son, ayun, and of course yung nobleman's son, yon yung pagpapagaling po dun sa anak nung nobleman. At yung John also, the Book of John also is the only gospel to mention Nicodemus, who heard Jesus teaching that you must be born again. So, ang Book of John po, sabi, it was traditionally attributed to John na siya po yung sumulat nito. So, in our text for today, ang ating pong pag-aaralan ay makikita sa John chapter 1, verses 1 to 4. I will be reading from the version ng NASB. It says here in John 1, verses 1 to 4, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Verse 4, in Him was life, and the life was the light of men." Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ano po ba yung makikita natin dun sa ating mga nabasang talata? Number 1, it talks about time. So verse 1, it was said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Yung pong salitang beginning, it only states time. So, pag sinabi natin time, yun po ay yung panahon. Sabi nga ni isa sa mga famous na Christian na speakers, ang sabi niya, "The greatest offer that we can give to our loved ones is time." Parang napakahalaga po ng panahon. So dito po sa verse 1 ng John, ng Book of John, dun po sa panahon na sinasabing in the beginning, it refers to the time of creation. So ano po ba nangyari sa creation? Syempre dun po naganap yung paglikha ng langit at lupa, ng kung ano-anong mga nakikita nating mga creatures ngayon, dun po nagsimula yon. Mga unang tao, mga unang hayop, mga bagay na nakikita sa langit at sa tubig, ayan, mga nasa kapaligiran, dun po nagsimula. Ibig sabihin, noong pasimula pa lamang, sa panahon or sa oras kung saan ginawa ang lahat ng mga nakikita natin sa kapaligiran, ay naroon na ang salita. Yun pong salitang tinutukoy dito is Jesus. Ibig sabihin, in the beginning, Jesus was already there. The Word, yung pong salitang Word, ang tinutukoy po doon ay si Jesus. Ibig sabihin po, noong panahon pa lamang ng paglikha ng sanlibutan, ay naroon na ang ating Panginoong Jesus. And the Word was with God, kasama niya ang Diyos, and the Word was God. Sabi dun sa ating nabasa na God had no beginning because ever since the world began, sabi nga nung isang kanta, God is already there. It means that Jesus is already present nung mga panahon po na yun. The word was with God, meaning the Word is in a relationship with God. Ibig sabihin, may relasyon po yung Word dun po sa manlilikha. Jesus as identical to God or the co-creator with God. Kaya po, parang hindi natin pwedeng paghiwalayin yung si Jesus at yung ating manlilikha na Diyos Ama. The Word was God, meaning that He did not cease to be God
during the incarnation, He was and is God from eternity past to eternity future. Jesus is a living message, a definition of God the Father. Jesus did not become God or rose to the level of God because Jesus was always God from the very beginning. Kaya po, napakahalagang maintindihan natin na si Jesus ay nandoon na noon pa. In John chapter 1 verse 1, it states that the Word was God, meaning Jesus was God or Jesus is God. There are other verses that can be read as Jesus na sinasabi na siya ay Diyos. In John chapter 10 verse 30, it says, "The Father and I are one." Si Jesus po yung nagsasalita. Ibig sabihin, pinapakita lang niya na ang Diyos at siya ay iisa. Kaya noon pa man, during the time of creation, sa panahon kung saan nilikha ang Diyos, ang langit, ang lupa, ang lahat ng nasa kapaligiran, ay naroon na siya. In John 1:18, says there, "No one has ever seen God, but the one and only Son, who is God Himself, and in closest relationship with the Father, has made Him known." So, si Jesus po yun. In John 5:20, it says there, "And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life." So, si Jesus, nag-exist na siya noon pa po. Noon na noon pa, during the time of creation. Number 2, or verse 2, it says, "He was in the beginning with God." The word He, yung pong He na yun, ay tinutukoy pa rin, is the same Jesus na ating na-mention kanina sa verse 1. This very person, or Jesus, was in eternity with God. There is only one God, but manifested in three persons. So, dito po pumapasok yung Trinity. The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Although, wala po sa Bible, wala pong makikita sa Bible natin na salitang Trinity, but in some versions or sa ibang mga nalathala, ginamit po yung salitang triune, or triune means tatlo. God exists as or in those or in three equally persons. So yung Father, Son, and Holy Spirit. So in verse 2, He was in the beginning with God. So it means parang may relasyon po eh. Parang there's a relationship between God and the Son, or between God and Jesus Christ. Kaya Jesus was not a created being nor a separate being. He was and is identical to God. So iisa sila. Although some people might say na parang ang hirap naman intindihin, parang 3-in-1, parang tandaan po natin minsan, 'di ba, doon po sa example illustration po ng nung egg, yung egg yolk, yung pong shell at yung white part po ng itlog. Parang kahit po anong saan mo siya ilagay, tatlo pa rin sila, hindi sila mabubuo kung wala po yung isa. So parang sa Trinity po, yung God po nating sinasamba ay meron po siyang tatlong persona. Ama, yung anak, at yung banal na spirito. He was in the beginning. Sabi doon, in John 8:38, it says, "I speak the things which I have seen with my Father." Si Jesus po yung nagsasalita. "Therefore, you also do the things which you heard from your Father." Ibig sabihin, noon pa talaga, ay nag-uusap na po si Jesus at ang Diyos Ama. In John 8:58 says, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." So, si Abraham po, ay mababasa po siya
sa book ng Old Testament. Pero sinasabi ni Jesus na bago pa man dumating si Abraham or si Abraham, ay nando na siya. Noon pa. Kaya dun pa lang po sa verse 1 ay sinasabi na nga na He was in the beginning. Jesus was in the beginning. Nag-e-exist na po siya noon pa. Number 3. All things came into being through Him. And apart from Him, nothing came into being that has come into being. Parang very simple lang po na hindi makikita or hindi natin ma-enjoy ang bawat bagay dito sa lupa kung hindi yun ginusto ng Diyos na likhain or hindi dinesisyon na ng Panginoon na gawin niya yung bagay na yun. All things, meaning every item of the creation was made by God. So wala, lahat ng nakikita natin, Diyos po ang lumikha nun. Apart from Him, nothing came into being. Wala. Kung hindi dahil sa Kanya, wala po lahat yun. Kasama po tayo dun. Kung hindi sinabi ng Panginoon na likhain niya yung tao, hindi po mangyayari yun. So, kaya po rin tayo nag-exist ay dahil ginusto po ng Panginoon, pinili niya na tayo ay likhain. Not even one single thing was made independently of His cooperation and volition or power. So, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ay wala po lahat ng ating mga nakikita. In verse 3, it explains the role of God as creator. That the universe is not the product of mindless matter, but an intelligent creator. Napakatalino po ng ating Diyos. Kumbaga, lahat ng pwede niyang gawin, lahat ng pwede niyang likhain, ay ginawa niya. At hanggang ngayon po ay natatamasa po natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos. Jesus is not an angel nor a man or some other formed being. Si Jesus po ay Diyos mismo. Siya at ang ating Diyos Ama, noon pa man ay nabuhay na sila, nag-exist na sila, ay iisa po. Kaya po, kapag ka nababasa natin yung mga ibang verses sa Bible's Old Testament, nagagamit po yung salitang us, or let us make itong mga gustong gawin ng Panginoon. Ibig sabihin, may kausap yung Diyos eh. Hindi siya mag-isa. Meron siyang kasama. At yun ay ang Panginoong Jesus at ang Banal na Espiritu. Kaya po, it is a testimony na sinasabi ng Panginoon na hindi mangyayari yun, hindi mabubuo ang sanlibutan or ang buong mundo kung hindi niya ginusto or kung hindi nila piniling gawin. Talagang napakabuti ng ating Diyos na ginawa niya yung buong mundo ng may katalinuhan, ng may purpose, may dahilan bakit niya nilikha yung mga bagay na nakikita natin ngayon. Sabi po sa Philippians 2:13, For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. In Matthew 4, verse 4, But He answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng Diyos, lahat ng lalabas sa bibig ng Panginoon, yun ay gugustuhin niyang mangyari. Na walang kayang gawin ng tao kung hindi gugustuhin ng Panginoon. In John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Talagang ang Diyos lamang, si Jesus lamang ang makagagawa ng kahit anong bagay dito sa atin sa mundo. Wala siyang hindi kayang gawin. That's His testimony. Alam ng Panginoon kung ano ang kanyang kayang gawin. Alam ng Diyos kung kailan niya gustong gawin ang isang bagay. Siya'y matalino, hindi siya madamot sa atin. In verse 4, In Him was life, and that life was the light of all mankind, or all men. So, the truth is, God Himself is the truth.
In other version, the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. So, si Jesus po ay sinasabi niya na siya ang buhay. At yung buhay na yun, yun po yung pinagmumula ng liwanag. Di ba po, parang ang ganda. Kasi yung pinagmumula ng buhay ay siya rin nagbibigay ng liwanag. So, the life was the light of all men. Jesus alone is the life or the life source of light. If anyone doesn't know Christ, one is in darkness. Kaya parang ang sarap sa pakiramdam kung alam natin na tayo ay nabubuhay sa Panginoong Jesus. Kasi po, kapag tayo po ay nabubuhay sa Panginoon, ibig sabihin, nandun po tayo sa liwanag. Sabi po dun, yung verse 4 po na tinutukoy po dun, it proclaims that Christ's role as the giver of eternal life. He is the light himself. At sa Hebrew po, to a Hebrew, ang light po, it means ultimate value. Sobrang taas ng halaga ng liwanag. Kaya po, parang ang taong nasa liwanag ay may maayos na pamumuhay. All good things were said to be light and evil was in darkness. Bakit po ba maganda ang mabuhay sa liwanag? Number one, light implies knowledge and awareness, while darkness is ignorance. So, ibig sabihin, kapag nasa liwanag tayo, meron tayong kaalaman, meron tayong karunungan, meron tayong katalinuhan na maging maingat, maging pino sa ating gagawin, sa ating mga ikikilo. Samantalang kung tayo nasa kadiliman, ay wala lahat po yun. We will ignore those things na parang magbibigay sa atin ng kagaanan sa buhay. Number two, light guides and comforts. But it can be infuriating or annoying, nakakainis. Pwedeng yung liwanag, nagbibigay siya ng gabay, nagko-comfort siya, pero sa iba, nakakagalit. Kasi those people na ayaw nang nako-confront, ayaw nang ginagabayan, gusto lang nilang magstay in the shadows. So, parang mahirap po yun. So, kung tayo papipiliin, syempre, we must be under the light. Because light guides and comforts. Yun. And also, the light is specifically for mankind. Binigay po yun, ginawa po yun. Kumbaga, ipinapakita yun sa atin ng Panginoong Jesus dahil mahal niya tayo. Para sa atin yung liwanag na yun. In John 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, ang sarap sa feeling na kapag lumalakad tayo sa liwanag, kahit kailan, hindi tayo mapupunta sa kadiliman. Kasi nasa tama na po tayo eh. Isingit ko lang po yung sa verse 5. Sabi po doon, the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Parang kahit ilang pilit pa ng kaaway or ni Satan na sirain yung liwanag na yun. Even if Satan tried with all his might, he could not stop the light. Kasi si Jesus yun eh, walang makakatalo sa Panginoong Jesus. Today, it shines all over the world and one day soon, there will be nothing left but the light. Kaya, para po sa ating lahat, kung i-assess natin yung ating mga sarili, are we walking in the light? Do we walk in the light? Nandun pa tayo sa liwanag na ibinibigay ng Panginoon? So, i-check po natin yun. And sa panahon ngayon na tayong lahat po ay nakakaranas ng mga hirap ng buhay, marami po ang mga nahihirapan sapagkat walang hanap buhay, nawalan ng trabaho. Paano natin sasabihin na tayo nasa liwanag kung yung pakiramdam natin o yung pinagdadaanan natin ay parang ambigat,
parang puro problema, puro trials, puro challenges, puro parang dusa yung feeling natin, hirap na tayo, walang pag-asa. So, sa lahat ng tao po sa panahon ngayon ay halos iisa yung nararamdaman. Hindi lang po yun sa mga nakakatanda, but more so sa ating mga kabataan. Kaya po, ang paalala po natin ngayong araw na to na si Jesus Christ or our Lord ay nag-e-exist po siya noon pa. Kaya kahit ano pa po yung pinagdadaanan natin ngayon, especially if you are one of the youth that are facing difficulties in life, sa pag-aaral man to, sa buhay sa family, sobrang hirap ng pinagdadaanan, ay parang ang dami-daming pwedeng pumasok sa kaisipan ng isang kabataan. So may mga tanong lang na dumaan sa isip ko na pwedeng itanong natin sa ating mga kabataan. Question. As a youth, how are you in this time of pandemic and how is your life as an online student? Kasi sa time na to, lahat halos ng mga estudyante ay humaharap sa isang online class. Bilang isang kabataan, ang sitwasyon ko ngayon sa pandemyang ito ay na mahirap dahil ako yung nagsisilbing guro dito ngayon sa bahay, sapagkat sa online class, mahirap pagsabayin ang pagtuturo at the same time ay nag-aaral ka rin, lalo na ngayong graduating student ako. Kaya mahirap ang sitwasyon ngayong pandemyang ito talaga. As a youth and student ngayong pandemic, mahirap kasi sobrang dami ng pinapagawa yung mga prof, tapos walang katapos ang mga assignment and na exams pa, tapos mahirap din kasi kailangan mong magtrabaho habang nag-aaral para makatulong sa parents, and medyo hindi ko na rin asikaso yung business kasi sobrang busy talaga sa school, and halos wala na rin pahinga kahit nasa bahay ka lang. Para po sa akin, mahirap po yung online class. Personally, nahirapan po ako dahil mas marami pong binibigay ng mga assessment yung mga profs compare po dati nung pumapasok pa po kami sa school. Nahirapan din po ako kasi minsan or most of the time sumasakit na po yung mata ko. Parang totoo po yun na sobrang lahat halos ng mga kabataang nakakausap natin ay nahihirapan po sila sa kanilang style of classes na meron sila ngayon sa ating panahon ng pandemic. So, isa sa mga gusto kong ipaalala o encourage sa ating mga kabataan na even before the world started to exist, God is already there. Or God is already here. Just do not be worried about anything the world may give you. Struggles, marami yan. Challenges, trials, ngayong mga panahon to. Bilang mga kabataan, parang pwedeng ang daling susuko, ang daling mahihirapan. Hindi lang naman sa pag-aaral yung kanilang mga issues sa buhay. Of course, mayroon din mga problems sa family. Pwede rin sa mga relationship. So, yun nga, yung sa school nila, online classes, na parang ang hirap-hirap. Isa sa mga best ways na pwede ninyong gawin is to trust God alone. Do not focus on the things that make you down. Or just focus on God and believe that He can do anything for you. Kasi nagawa nga niya lahat eh. Noon pa man na nandito siya nung nilikha yung buong sanlibutan, yung buong mundo. Ngayon pa ba na hindi kayang gawin ng Panginoon na ikaw ay tulungan? Just trust the Lord. Number two, Trinity. In times of troubles, meron tayong tatlong persona ng Diyos. Yung God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Kasi the youth of this generation ay parang bukod sa madali silang sumuko, or yung iba parang feeling nila parang wag na lang, hindi naman kaya, or parang hindi na nila gugustuhin pang umasa dahil sa sobrang hirap,
you need to remember that God does not forget you. Parang hindi niya tayo nakakalimutan, hindi kanila, hindi kanya kakalimutan. Alam niya kung ano ang iyong pinagdadaanan. He is a triune God. His presence is always present. His presence is always present. Though the Trinity or Father, Son, and Holy Spirit, our God acts in every person of His being. Tatlo yun. So, spreading yung God the Father, He provides for all your needs. Remember that. And the Son, who has accepts us, or the Holy Spirit, who comforts us in times of need. So, merong Diyos Ama na nagpo-provide ng pangangailangan mo. May Diyos Anak na tumatanggap kung sino ka at tutulungan ka sa mga troubles na meron ka. And lastly, yung Holy Spirit na magko-comfort sa atin, ko-comfort sa'yo when you are in need. Kaya, do not worry again. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Talagang hindi ka papabayaan ng Diyos. Talagang kailangan mo lang ibigay sa Kanya yung buong mong pagtitiwala. Number 3, testimony. The truth that God desires to do everything for you. Kung nagawa nga niya yung mga bagay noon pa, yung buong mundo, lahat ng mga nakikita natin sa paligid, yun pa bang mga simpleng pangangailangan mo bilang kabataan ay hindi kayang gawin ng Panginoon? Walang kahit ano sa buhay mo ang nilikha ng Diyos nang walang dahilan. Kasi ang single thing in our lives is made with a purpose. Kaya kahit na gaano pa kahirap yung pinagdadaanan mo, mahalaga ka sa Panginoon. Hindi ka niya papabayaan. Kung nahihirapan ka, magtiwala ka lang sa pag-ibig ng Diyos. Kung pasuko ka na sa mga challenges sa buhay mo, isuko mo sa Diyos sa lahat. Yung lahat, huwag mong solohin kasi hindi mo talaga kakayanin. Our God is an intelligent God who can give us or send us strength that will help us to overcome difficulties. Kahit ano pa yung mga paghihirap sa buhay ninyong mga kabataan, do not give up. Just give everything to the Lord. Kasi walang hindi kayang gawin ang Panginoon sa buhay natin. Kung paano niya nilikha ang mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, at ay kaya niya rin ayusin ang buhay mo, yung buhay natin. Kaya huwag kang susuko. Noon pa man, pinatunayan na ng Diyos yun na kaya niyang gawin lahat. We just have to trust Him. Believe in His power. God's heart's desire never changes. Creator siya eh. Manlilikha ng lahat. Kaya kayang-kaya niya gawin lahat ng mga pwede niyang gawin sa'yo. Yung mga pangangailangan mo, ipaprovide niya. Aayusin niya yung mga kakulangan, yung mga kailangang ayusin. Kung ikaw ay nasa problemang parang hirap na hirap kang umalis, just look up. Ask God for help. Ask God for strength. At ibibigay niya yun. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magtiwala ka lang na ibibigay niya yung iyong mga pangangailangan. And then, truth is, Jesus is the light of all men. He alone is the life source of light. And if anyone doesn't know Christ, he or she is in darkness. God is truth. Kaya nga sabi niya, di ba? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Wala na tayong mahanap na ibang katotohanan sapagkat ang Diyos mismo ay yung katotohanan. If you think that you are walking in darkness, please come back to Jesus. Kasi minsan akala natin parang nasa tama tayo. Pero kung nahihirapan ka, pasuko ka na, bumalik ka lang sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon. At ikaw ay makakasumpong ng liwanag. Because the light gives knowledge, guides, and it comforts. Kailangan mo ng comfort ng Panginoon. Kailangan mo ng runungan mula sa Panginoon. Kailangan mo ng gabay ng Panginoon. It is a symbol of wisdom, hope, grace, and God's revelation. Kaya, ang sarap mabuhay kung tayo ay nasa liwanag. Jesus is the life source of light. He exists in us even before the world was created. Kaya, kilalang kilala ka niya. Kilalang kilala niya tayo. If you feel that you are weak, you are sad, or depressed,
you go to Jesus, you come to Jesus, He will uplift you. He will strengthen you. He will comfort you. He will make you wise. He will carry you. You just need to believe in Him. Believe that He exists. Trust His power and know Him that He loves you. Do not focus on the negativities around us kasi talagang babagsak ka. Kung may mahirap na sitwasyon, laging may solusyon ng Panginoon. Being a youth sometimes make you feel na kaya mo na lahat. Maraming bagay sa paligid ang maraming at maaring makakuha ng lakas at atensyon. Pero mas dapat na sa Panginoong Hesus lang yung atensyon natin. Doon lang tayo sa Kanya mag-focus. Let us rejoice that we have a triune God who has provided a Trinitarian salvation. When we are lost, or when we were lost in sin, our God acted in every person of His being to save us. The Father gave the Son offered Himself on the cross, the Holy Spirit brought us to Jesus. We were so lost that it took every member of the Godhead to save us. Kaya parang hindi natin pwedeng sabihin na papabayaan tayo ng Panginoon. Kahit ano pang hirap yung pinagdadaanan natin, sa Panginoon lang natin ibigay lahat. Magtiwala tayo, magtiwala kayo, ibigay niyo yung mga kabigatan niyo sa Panginoon kasi nandyan siya. Hindi siya nandirito ngayon lang. Nag-e-exist na ang Panginoong Yesus noon pa. Kaya magpakatatag kayo, mga kabataan, at mag-sumiklab sa inyong mga pag-aaral at palaging tandaan na ang Panginoon ay tutugon sa lahat ng inyong Panginoon. Maraming salamat. God bless you. Kamusta po ang bawat isa? Nais po namin ibahagi sa inyo ang isang magandang balita. Simula po sa unang linggo na Oktubre, ang ating bahay-sambahan ay nakatakdapong magbukas para sa mga miyembro ng Christ to the World, Makati. Upang masunod ang panuntunan ng ating gobyerno, hindi po hihigit sa 10 katao ang maaring magtipon sa loob ng ating simbahan. Mahigpit din po nating ipatutupad ang social distancing at ang pagsusuot ng face mask at face shield. Mahalaga po ang ating kooperasyon para sa patuloy na kaligtasan ng bawat isa. Para sa mga nagnanais dumalo sa ating lingguhang pananambahan at sa ating mga katanungan, maaari po tayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod.